Magandang oras na naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang ating tatalakayin ngayon ay isang katanungan ng isa ating taga-subaybay. Narito si Miss Eva para sabihin sa atin kung ano ang tanong ng ating viewer. Magandang araw po sa inyong lahat at narito na naman po tayo para basahin ang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Merong malawak na lupain ng aming mga magulang. Ang panganay naming magkakapatid ay nakiusap sa aming mga magulang na ilipat muna ang isang titulo ng lupa sa kanya at ang asawa nito para ipakita sa US Embassy. Gusto nilang mag-apply ng tourist visa. Mas madali raw makukuha ang tourist visa kung meron kang ipakitang property. Sa madalit salita, nailipat ang property sa pangalan ng aking kuya at ng kanyang asawa na walang nangyaring bayaran. Ngunit di rin sila nabigyan ng visa. Pinababalik na ngayon ng aming mga magulang ang lupa, ngunit ayaw na ng asawa ng kuya ko. Ang sabi niya, sa kanila na daw ang lupa dahil ibinenta na sa kanila. Meron kasing deed of absolute sale. Wala rin magawa ang aking kuya dahil under the saya. Ang aking tanong, hindi na ba maibabalik ang lupa sa aming mga magulang dahil merong deed of absolute sale at nailipat na sa pangalan ng aming kuya at ng kanyang asawa ang titulo? Maraming salamat po, attorney. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang patnubay lamang at kung alaman ang aking mga kuro-kuro sa topic nito, ito ay aking mga sariling opinion lamang at hindi may tuturing na legal services. Gayun din sa mga katanungan sa comment section ng ating channel, ang aking mga sagot ay aking mga sariling opinion lamang. Bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtaan ang mga bago at mga susunod nating mga video. Balik sa ating topic. Pwede bang ipakansela ang titulo ng lupa at ibalik sa dating may-ari dahil kunwari lamang ang bintahan na ginawa sa pamamagitan ng deed of sale? Walang actual na bayaran na nangyari dahil ang deed of sale ay gawa-gawa, kunwari lamang. Ngunit, nailipat ang titulo ng lupa sa kunwaring bumili, yung kunwaring buyer. Una, ano ba ang kontrata? Nakasad sa ating Civil Code, Article 1305. A contract is a meeting of minds between two persons whereby one binds himself with respect to the other to give something or to render some service. Ang ibig sabihin ng kontrata ay isang pagpupulog ng mga isipan sa pagitan ng dalawang tao kung saan magkasundo sa bawat isa upang magbigay ng isang bagay o kaya'y upang gumawa ng ilang servisyo. Paano kung kunwari lamang ang deed of sale gaya na nangyari sa inilahad ng ating viewer? Bilang isang tuntunin, palaging isinasabi, ginagawad ng ating Korte Suprema na ang isang huwad o mapanling lang na deed ay walang visa, walang titulo. Hindi valid ang deed of sale kung walang actual na bintahan na nangyari, walang bayaran at walang intensyon na ibinta ito. Gaya ng nangyari sa sinasabi ng ating viewer, gawa-gawa lang ang bintahan dahil kapag nailipat na ang titulo sa pangalan ng anak at ang asawa nito, ang titulo ay gagamitin sa pag-apply ng tourist visa sa US Embassy. Ang ginawa ng parents at anak nito ay simulated o fictitious contract. Ito ay walang visa, ito ay void. Nakasad sa Civil Code, Article 1346, na ang isang absolutely simulated o katang-isip na kontrata ay walang visa and
absolutely simulated or fictitious contract is void. Gayun din, nakasaad sa Article 1471 ng Civil Code. Kung ang presyo ay kunwari lang na binayaran, ang pagbibinta ay walang bisa. If the price is simulated, the sale is void. But the act may be shown to have been in reality a donation or some other act or contract. Dito sa situation na ibinigay ng ating viewer, walang actual na bayaran na nangyari. Although sinasabi sa kontrata na nagbayad ang anak, kaya maliwanag na walang bisa ang deed of sale. Isa pa, ang pangunahing consideration sa pagtukoy sa tunay na katangian or true nature ng isang kontrata ay ang intensyon ng mga partido. Sa kasong ito, ang tunay na dahilan ng deed of sale ng ginawa ng mag-ama ay hindi para ibinta ang lupa, kundi palabasin lang na ang anak ay may-ari para ipakita sa U.S. Embassy sa kanyang pag-apply ng tourist visa. Sa madaling salita, ang deed of sale ay isang simulated contract. Ito ay walang bisa. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Bago tayo magtapos, shoutout muna tayo kina Manny Almonte ng Guam, Bert Corpus ng Japan. At syempre, happy birthday sa aking classmate ng high school na si Mary Lou Clemente Shop sa June 14. At ganun din, happy birthday kay Vito Flores sa June 15 at kay Mario Vinigas sa June 16. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. See you again sa ating next video. Bye-bye!